Hello, 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 viewers. Nagtatanggal kasi ako ng mga tuyong dahon. Ayun, mga tuyong dahon. Ni Lilacina, Monstrous Lilacina. Kaya, pag-usapan na rin natin yung care tips ko or kung ano nga ba ang ginagawa ko pagkagaling na pagkagaling sa cellar or sa garden ang aking mga halaman or succulents. Lalo-lalo na to si Lilacina. Ikukwento ko sa inyo kung ano ang journey ko sa Lilacina ko. Unang-una, ang ginagawa ko, eto kasi nabili ko to kay, ayan, kay Ate Lin Walang. Shout out kay Ate Lin Walang. Magaganda yung mga succulents na nanggagaling sa kanya. Super healthy. Tapos, may panintag pa siya. Yan. Pwede nyo i-search yun sa Facebook. Tapos, pili kayo ng mga, ano niya, mga succulents niya. Halos puro rare yung binibenta niya. Tapos, ang ganda niya mag-pack. Yun lang naman talaga importante sa atin. Pag bumibili tayo sa malayo, lalo na sa Benguet pa natin bibilin, yung maganda mag-pack, diba, para safe yung halaman natin. Certified doon si Ate Lin. Ano ko na siya, friend ko na siya sa Facebook. Natutuwa ako sa kanya kasi ang ganda ng pagkapak niya nung nabili ko sa kanya. Ayun. Tapos, ang ginawa ko sa kanya, kasi nung binigay niya to sa akin, nung pinadala niya sa akin, wala siya, ano siya, yung hindi siya uprooted. Tapos, nakaano siya, nakapat talaga siyang seedling bag. So, may mga ano pa talaga, may mga soil pa na galing pa sa Benguet. Yung maputik. Ayun. Nilinis ko yung ugat niya, pero hindi ko siya iubos tanggalin. Inano ko sa, binawasan ko lang siya ng ugat. Tapos, hinugasan ko sa, ano, sa running water, sa gripo. After nun, 3 days, inano ko na siya. Inaprut ko siya ng, ay, inner dry ko siya ng 3 days. After nun, nung nag-alarm na yung phone ko, kasi ina-alarm ko yung phone ko pag wala akong pangsulat kung kailan ko siya in-air dry, yung phone ko na lang ginagamit ko pang ano, paalala sa akin, ina-alarm ko, tapos tsaka ko siya i-re-repot. Ang ginagamit kong soil mix naman sa kanya, 50% pumice, tapos 20% carbonized rice hull, tapos 20% cocoa peat, then 10% na vermicast. Pag wala akong vermicast, di na ako nai-stress. Ang ginagawa ko na lang, dinadamihan ko na lang ng carbonized rice hull. Ginagawa kong 30% carbonized rice hull. Tapos, bukod doon, nilalagyan ko siya ng 20% na ipa ng palay. So, nagiging 120% yung ginagamit kong soil mix sa kanya. Sinasamahan ko ng ipa ng palay. Kaya, kung makikita nyo, mapapansin nyo dito, may ipa ng palay dito. Ayan, may kasama siyang ipa ng palay dyan. Kasi, sinasamahan ko talaga siya. Bukod sa makakatipid po tayo sa soil mix sa pagbili ng mga pames, ayan, healthy po yung plants natin. Kahit di mo siya lagyan ng kung ano-anong fertilizer. Dito po sa mga ano ko, sa Lilacina ko, kahit doon sa, at tulad nito, si Neon Breaker, wala rin po itong fertilizer. Never po akong nakapaglagay sa ano ko ng fertilizer. Sa mga, ang tawag dito, mga succulents. Ayan. Meron ako ditong 3x14, pero hindi ko po siya na-try na lagyan. Pati yung Osmo Coat, sabi nila maganda yon, pero hindi ko pa po na-try. Tapos, di pagkatapos kong i-repot siya, after 3 days, tsaka ko siya ililipat sa, ano, sa pot niya. Pagkatapos nung lipat mo siya sa pot, yung pot pala na to, nilagyan ko to ng, ano ha, ng bato-bato sa ilalim para medyo bumigat siya. At bukod doon, makakatipid tayo kasi ipapatong lang naman natin siya sa dito sa ibabaw. Hindi naman talaga totally papasok siya sa ilalim. Tapos yung roots niya, hindi naman naaabot dito talaga. Hanggang dito lang naman.
'di ba? Pero kung mababaw naman yung pot mo, hindi mo na kailangan lagyan ng bato kasi hindi naman masyadong madami yung malalagay mo. Kung hanggang ganyan lang yung pot na paggagamitan mo sa kanya. Pero pag ganyan pag ganto kataas 'yan, mas maganda po. Lagyan niyo ng mga bato-bato, mga lumang bote ng ano, mga lumang bote ng efficacent oil, ganun. Ganun po yung ginagawa ko sa mga succulents ko. Kasi sayang naman ng space dito sa ilalim, di ba? Tapos, sayang ng mga soil mix natin. Tapos, next doon, ilalagay ko po siya sa bright and shaded lang na ano, na sikat ng araw. Hindi siya masyadong naiinitan ng direct, pero hanggang 10 ng umaga, tinatamaan siya ng sunlight. Hindi ganun kainit. Ano lang, yung parang dampi-damping init lang sa kanya kasi meron akong sinampay dun sa taas banda. Kaya natatakpan siya. Pero pag wala yung sinampay, ayun, na natatamaan siya ng, ano, ng init ng araw hanggang 10 a.m. Tapos, after mga 2 weeks, pwede mo na siyang ilipat sa hanggang 12 noon. Ipat mo siya sa 12 noon. Tsaka mo lang siya pwedeng diligan or paulanan na. Kung tamad tayo magdilig, pwede mo na siyang ilagay sa ulanan after 2 weeks. Kasi ang mangyayari kay Lilacina, lulungkot yung dahon niya, mag-crinkled, parang may mga ano na siya, yung kulubot-kulubot, yung mga ilalim na dahon niya, big sabihin nun, uhaw na siya. Pwede mo na siyang diligan pagka ganun. Tapos, tsaka ko lang siya nililipat sa direct sunlight na. Magiging healthy na siya. Bago ko po ito nagawa kay Lilacina, napalaki ng ganito kay Lilacina, may baby pa to siya nandoon. Dalawa yung baby niya nito. Galing dito sa ilalim niya. Ito yung pinaka-mother. Bago ko siya na pabuhay ng ganito, ang napatay ko po sa kanya ay 4 na. So, pang-4 to, buti na lang, natuto na ako kasi medyo pricey si Lilacina. Ang bili ko ata nito ay nasa 250. Yan, 250 siya pero medyo malaki-laki na siya. Medyo malaki-laki na siya. Mahal pa kasi yung ano nun, yung ang tawag dito, yung bentahan ng succulents noon. Pero ngayon, nagmura na si Lilacina. Hindi na ganun kamahal. Siguro makakabili ka na lang ng tag 100 or less than 80 siguro, mga ganun. Pero pag 80, alam ko, parang mas maliit pa. Nakikita ko kasi sa post eh. Sa Facebook. Tapos pagdating naman po sa propagation, pwede ka mag-leaf propagation dito sa kanya kasi ang nangyari sa akin, meron ako ditong Lilacina leaf propagation. Ayan, bote lang po ito. Tapos may tubig sa ilalim. Nilalagyan ko lang siya. Pero, as you can see, makikita nyo po ay nagtatribe naman yung ito katulad nito. Nilalagay ko lang yan dito. May mga butas-butas yan. Yan. Nilalagay ko lang siya dyan. Tapos, naantay ko lang siya magka ano, ito si Lilacina. Ayan, yung leaf propagation ko sa kanya. Pero may ugat na siya. May ugat na siya pero wala pa yung pups niya. Wala pa yung baby. Hindi ko pa nakikita yung baby niya. Ayan, Lilacina yan. Malambot na yung crinkled na masyado to. Yung ano niya, yung dahon niya. Pero nagtatrabaho pa rin siya, ayan o. Kasi lumalabas yung ugat dito. Nilalagay ko lang yan dito hanggang sa magkaroon siya ng pups. Pag may pups na katulad nito, ito, kasi ano ito yung super bomb. Wala, malaki na pala ang pups niya. Katulad nito, may pups na siya. Si super bomb. Ayan, pwede na natin to i-transfer dun sa maliit na pot.
Yan. Ayaw niya mag-ano mag-focus. Dito lang. Ayan, basta hayaan niyo na. Ayaw mag-focus eh. Basta, pwede ko na itong i-transfer. Pero sa ngayon, ibabalik ko muna siya. Kaso parang ayoko nang ibalik kasi baka masugat yung pups. Doon ko na lang siya ilalagay sa habang wala po akong pot. Yan. Habang wala pa akong pot, lalagay ko muna siya doon sa ano ko, may tray kasi ako doon lagayan ng mga leaf propagation ko ng succulent. Bukod doon, ganito rin ginagawa ko sa kanya. Yan, ganyan. Pag lalo na pag malalaki yung dahon, diyan ko nilalagay. So, yun lang po ang i-share ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa Lilacina pagkagaling po sa garden. Kung sakaling may tanong po kayo or suggestion, comment down below po. At wag na wag pong kakalimutan, alam ko pong nangigil-gil na kayo, wag na kayo magpapapigil, na pindutin po yung subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod ko po pong vlog. Thank you po at bye! Bye-bye! Wala na siyang dry leaves. Thank you and bye-bye!